Kinakting ka ba? Yun, nanonood ako sa'yo nun. Nung may mga followers ko lang yun. Di ba yung pagdating nung kayong dalawa? Nung una talaga? Laro lang. Laro lang noon, no? Nag-try lang kami. Tapos hindi ko makakalain. Pareho kasi kami yung fight ng LGBT. Tapos, boyish siya, tomboy. Ako naman, bisexual. So parang nag-prove kami dalawa. Tapos, nahulog ako. Ewan ko lang sa kanya. Nahulog ko lang sa kanya. Sa wakas nga ay nangyari na ang ilan sa mga collaboration na sinasabi ni Juban Official dito kay Lindo, no? So kagabi po ay present ang Lindo sa birthday party and proposal date na ginanap ni Cherry White at ng kanyang boyfriend na si Compass. Kung saan talaga naman bidang bida si Cherry White kagabi sa kanyang kaarawan ay special na inimbitahan nito ang Lindo dahil sinabi niya sa kanya pong videos noon na parang talagang sobrang hinahangaan niya yung tambalang Dindo Karaig at Analing. At sa pagkakataong ito, nasaksihan nga ni Dindo at ni Analing ang proposal no nitong si Compass kung paano niya ginawang special ang proposal na ito. Sabi nga ni Dindo Karaig ay nakaramdam daw siya ng konting inggit dahil gustong-gusto niya na nga na magkaroon sila ng ganitong ka-special na event para kay Analing. Pero kagabi, kung mapapansin po ninyo sa lahat po ng mga live ay hindi po nawawala ang Lindo. Talagang kahit po birthday ni Cherry White, pero bidang-bida pa rin ang pangalan ni Analing at ni Dindo Karaig. Kasi marami mga influencer talaga na dumadaan sa news feeds nila at talagang alam nilang usap-usapan na trending ngayon itong si Dindo Karaig at si Analing. Kumbaga, parang sinasabi nilang sobrang ingay ng pangalan ni Dindo at ni Analing sa social media ngayon. Kaya nga may mga pagkakataon na may mga iba't ibang mga vloggers ang lumalapit kay Juban para sa isang collaboration para kay Analing at kay Dindo Karaig. So natutuwa tayo sa naging outcome ng kanilang samahan. At the same time, nakikita natin talaga na sobrang happy silang dalawa. Pero alam nyo po ba na aside from that, ay marami pa rin nang iintriga dito kay Dindo at kay Miss Analing dahil po sa tinasabi nila na napaka-sweet at sobrang clingy nga po nila sa isa't isa pero wala pa silang formal na relasyon. Nagkikiss po sila, nagyayakapan at talaga may kita mo na parang mag-jowa na ang peg. Kagabi nga ay kinakiligan din ang ilan sa mga photos na inilabas nitong si Dindo Karaig kung saan parang meron pumuporma siya na parang nagpo-propose siya dito kay Miss Analing. Na bagay na talagang sobrang daming shares at sobrang daming sumaya ng mga Din o Lindo fan na, no? Kasi ito yung pinakaantay natin na malagay na nga sa tahimik at maranasan ni Analing yung ganito ka special treatment coming from Mr. Dindo Karaig. Kaya nga po marami talaga mga influencer at marami rin po mga fan ang napapasana all kung paano itrato ni Dindo si Analing. Pero ang tanong ng marami, bakit sobrang sweet na nila, nagkikiss na sila, nagyayakapan, nag-I love you-han, pero wala pang level ng kanilang yung status ng kanilang relasyon. Still, sinasabi kasi ni Dindo sa kanyang video na parang nililigaw pa lang niya for almost 3 months nung si Analing pero wala pa pong formal na pag-oo si Analing. So aside from that is kinakiligan din kung paano tawagin ni Mr. Dindo Karaig na asawa ko itong si Miss Analing. Panoorin natin. Asawa ko? Sobrang kinilig ang maraming mga fan kung paano po itrato at kung paano po talagang mahalin ni Mr. Dindo Karaig si Analing. Na sana nga ay dumating talaga yung point na hanggang dulo ay ganyan pa rin yung kanilang tinginan. So, let's wait and see kung kailan ba talaga yung formal na pag-oo ni Analing sa hinihingi ni Mr. Dindo Karaig. Dahil nakikita natin na talagang si Dindo po ay sobrang decided na talaga siya at gusto niya si Analing. Kitang-kita naman kagabi kung paano niya inalalayan at sobrang clingy po nila sa isa't isa. No, so saksihan natin ang pag-oo ni Analing para kay Dindo. Ay, swerte mo kay Dindo, no?
Kung meron mang isa or number one supporter sa matatawag ang Lindo, walang iba yun kundi si Jovan David Official, na siyang masasabi nating isa sa mga naging dahilan kung bakit nagkaroon ng malaking ambag para sa samahan ni Lindo, ng Lindo or ni netong si Mr. Dindo Caraigat Analeng or Analeng Batalier. Matatandaan na si Dindo po ay nakipag-usap kay Jovan Official para po magkaroon sila ng collaboration. Kaya naman dahil po sa pagsusumikap at pagbuboost ni Mr. Dindo Caraig or ni Mr. Jovan Official dito sa Lindo, ay nagbunga na po or naging successful yung kanyang collaboration hanggang sa humantong sa pagkakataon na kung saan nagkainlaban na nga itong si Dindo at si Analeng. Pero aside from that, dahil po sa mga success na ito at sa dami ng mga magagandang ipinapakita ni Jovan dito po sa Lindo, ay meron pa rin po talagang hindi maiiwasan na parang iniintriga yung pagiging mabuti nitong si Jovan Official at ni Sherwina dito kay Analeng. Matatandaan po ninyo na marami pong nag-request na dapat daw ay talagang magkaroon na ng sariling bangko itong si Miss Analeng. So ang ginawa po ni Jovan ay tinuruan niyang magsulat or pumirma itong si Analeng at kinuha na niya po ng mga IDs para po makapag-open po siya ng kanyang sariling bangko. And after a weeks or after ilang weeks po ay nagawa nga at naganap na yung isa sa pinakaantay ng ilang mga fans po ni Analeng. Nakita natin at infinex niya ito sa kanya pong Facebook page at pinasalamatan niya ang kanyang Papa Jovan na itinuturing niyang ama. Pero hindi pa rin po talaga naiwasan na may mga taong parang kine-question yung ginawa ni Jovan para kay Analeng. Sabi po ng isang post, ang tunay na Prime debit card ay may account number sa baba ng name ng may-ari. Hindi ko sinasabing may lukon dito. Umali ako sana may explanation dito. Kung hindi na ako makapag-post, baka nasipa na ako kasi baka ako yung taga-booking. Which is gusto ko lang maklaro sa lahat ano dapat at hindi. Kawawang taong nag-aakalang tunay lahat ng hawak niya. Gusto ko lang may sagot dito. Accept ko naman kung anong mali. Ganun lang ang buhay. Hindi laging perfect. Kung may mali man at gustong itama, ito'y dapat tanggapin. Alam nating lahat hindi matulog ang Diyos. So medyo alarming ito para sa lahat ng mga Lindo fans kasi parang pinalalabas niya na yung bank account na ginawa or kinuha po sa Metro Bank netong si Mr. Jovan ay sinasabing fake at hindi totoo dahil wala daw pong account number na nakalagay dun po sa ATM nitong si Miss Analeng. So parang pinalalabas niya na may lokohan na nagaganap na bagay na medyo itchy sa pandinig ng kampo ni Mr. Jovan Official. So ito daw di umano yung parang totoong yung pinaka-formal na ATM or debit card na meron ang Metro Bank. Isa lang sa mga paliwanag niyan is may mga pagkakataon kasi na nagbabago po talaga sila ng format kung paano po nila ipipresent yung kanila mga ATM cards. No, meron po kasing pagkakataon na nasa harapan yung kanilang account number or pwede rin po na nasa likuran ng ATM. But it doesn't mean na parang ang pangit lang is pinagdududahan yung kabutihang ginagawa nitong si Mr. Jovan. Well, in fact, kung tutuusin naman talaga, sa sobrang dami na rin na naitulong ni Jovan. Alam naman natin kung ano yung history nitong si Miss Analeng. At alam natin kung gaano po nagmalasakit si Jovan dito kay Analeng. At alam din natin na hindi pag-iinteresan nitong si Jovan ang lahat ng mga kinikita ni Analeng. Well, in fact, yung sarili niya pong account ay mas na kumikita kaysa po dun sa account nitong si Miss Analeng. Dahil sabi nga ng ilan is mas marami daw live videos si Mr. Jovan. Yun yung mga issue na nakakalat dito kay Miss Analeng. Pero ang payo ko lang sa lahat na dapat di na po tayo masyadong magdududa pa sa mga ganitong pagkakataon. So alam na naman ni Analeng yan, ba? Diba? Kasi nasa tamang edad na rin po siya at nakita natin yung mga credential na ipinakita ni Analeng na totoo nga talaga yung part na ginawa nitong si Mr. Jovan Official. So makikita natin yan at ang request natin
dumating kay Joban, eh dapat magsalita rin siya patungkol sa isyong ito kung talagang, kung gusto niya talaga na linisin yung kanyang pangalan with regards to this issue. Pero ang nakakalungkot lang, parang lahat na lang ata ng galaw at kilos nitong si Joban at ni Annaling at ni Dindo ay lagi pong sinisilip at laging pinag-iisipan ng kung ano-anong bagay. Sipin na lang po natin yung pagmamalasakit na ginawa ni Joban kay Annaling, kung ano na siya dati at kung ano na siya ngayon. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone.